ikinagulat ni Mommy Lian nang mag-viral ang video na ito. Kung saan marami raw ng mga mommy at daddy na nakarelate. Ganyan din po ang baby ko. Kahit po may maintenance, hindi po talaga maiwasan sumpungin. Nagkakaganyan din po yung pinsan ko, yung tipong hindi na nila makontrol yung katawan nila. Ganyan po sa anak ko, 2 years old. Ganyan rin kalagayan ng pangalawang anak ko eh. Halos mamatay ako sa sobrang takot at lungkot. Ang video kasi, kuha ng minsang atakihin ng seizure ang 2 taong gulang na anak na si Kia. Kwento ni Lian, masigla pang nakikipaglaro si Kia bago ang insidente. Kwentuhan lang kami nung sa loob na naglalaro-laro sila ng papa niya. Tapos bigla na lang siyang umupo sa ano, dun niya sa may kama. Pag upo niya dun, nakita na lang namin, bigla na siyang bumagsak. Dito na rin nanginig sa takot si Lian. No, siyempre nakakatakot yun. Mayroon po kasing iba na ganyan na pwedeng ikamatay ng bata, ganun. Dahil sana bago, kaya parang takot-takot na po ko kasi ayoko po mag-seizure siya ulit. Nagsimula raw mangyari ito noong 11 months old pa lamang si Kia. Panic po kami lahat. Hindi na po namin alam yung gagawin namin kasi ang dami na po namin nakaalalay sa kanya. Pero siya nag-seizure pa rin. Hinala nila ay baka raw naman na ito sa kapatid ni Lian. Yung sa kapatid ko po kasi namatay yung kalahin katawan niya. Paka-seizure. Dahil madalas itong nangyayari sa anak, at least raw lagi sina Lian. Meron po kasi siyang ani parang sintomas bago siya mag bago mag-seizure. Yung parang yung mata niya parang nag-i-stop doon na lang sa nakatulala na lang ganun. Seconds lang naman tapos inaawat na namin. Kumbaga inaano na namin, ilalaro na namin ng kinukwentuhan na namin ganun. Para malinawan si Lian, sinamahan namin silang magpakonsulta kay Dr. Iggy Pantangko, isang neurologist. Paano yung seizure niya? Tapos gaano patagal? Tapos tumitirik po yung mata. Tumitirik yung mata? Minsan po pag pagod po. Pag sobrang pagod niya po, minsan nag-3 times a day. 3 times a day. Minsan po pag tapos niya maligo, nalamigan, gano'n. Actually po kasi yun nga sa mga bata kasi kailangan natin na malaman kung bakit po nag-seizure si baby. No? Usually pag structural or may problem sa brain or baka may infection. Dito na rin nakumpirma ang naranasan ni Kia. Kia po, mukhang may... Kia! Mahal! Kia! Kay Kia po, mukhang may meron po siyang epilepsy, no? So, maulit-ulit na nagsiseizure na po siya, no? But in her age, bata pa naman po siya, may chance naman po na mawala, no? Kia! Ang epilepsy ay isang kondisyon kung saan madalas na nakararanas ang pasyente ng seizure o kumbulsyon. Buong katawan talaga ay nangingisay, tapos nawawala ng malay, nakatingin yung tao sa taas, tapos nangingisay. Ilan sa mga sintomas nito ay ang pagkawala ng malay, pagkabalisa, pagkatulala, panghihina, at panginginig. Triggers natin para sa mga seizure is bright lights, nagpupuyat, or nagugutom. So yan po yung pinaka dapat iwasan sa mga may epilepsy po, no? Ang epilepsy ay isa po sa mga pinakakaraniwang sakit ng ating nervous system. Kadalasan nga ay habang buhay na ang gamutan nito. Pero marami na rin paraan para maiwasan at ma-manage po ang epilepsy. Tandaan, ayon sa mga eksperto, ACTION. Acronym po yan, ha? Ang solusyon, ha? Ito, ha? Ibig sabihin yan, ASSESS. CAUTION, TIME, IDENTITY, OVER, and NEVER. Kung ano po yan, heto't panuuri natin. Ayon sa eksperto, tandaan ang salitang action kapag may inaatake ng seizure. Una ay assess o suriin ang sitwasyon.
i-assess po natin kung may anything na anything dangerous around the patient na pwedeng siyang matamaan. Sumunod ang cushion o protektahan ng ulo ng pasyente. Hindi naman kailangan po na elevated, no? Pahigaan lang po si patient tapos pahiga po sa sides. Alamin din ang time o oras kung gaano katagal na ang seizure. If known po siya na may seizure na po, tapos more than 1 minute na po, na more than 2 minutes na po na hindi po nawawala ang seizure, then it's best to call po, no, ambulance para sure lang po. Kung hindi naman kilala ang pasyente, i-identify ito. Suriin kung may ID card o medical bracelet ang pasyente. O para sa over, bantayan ang pasyente kapag natapos na ang seizure. Pagkatapos po na seizure, yun nga po, it's best to let the patient lie on the side and assess po once na nagising po yung patient. Panghuli ay never. Huwag i-restrain o maglagay ng kahit ano sa bibig ng pasyente habang nagsiseizure. Minsan kasi pag nangingisay, tumitigas talaga ito eh. Or worse po, pag nilagyan po ng kutsara. Ang ganitong kalagayan, habang buhay ng dala ng nakararanas nito. Usually sa bata, ang pinaka-common ng epilepsy or seizures ay nasa bata po kasi may structural or may genetic na problem. Kaya nagkakaroon ng problem sa development, kaya po sila nagsiseizure. Hirap ka po sa lahat eh. Hirap kang kumilos kasi hindi ka mapapakali. Halimbawang may gagawin ka, importanteng gagawin mo, pero hindi ka naman mapapalagay kasi nga yung anak mo, iisipin mo, kanya hindi ka rin makapagtrabaho. Pero ayon kay Doc, may paraan naman daw para makapamuhay ng normal ang bata. Those with epilepsy naman po, hindi naman po siya disability talaga, no? As long as you take your meds and you control your triggers. Hirap at kinakapos minsan, lahat daw ay kakayanin ni Lian para sa anak. Ang ilang karamdaman, panghabang buhay man, kaya pa ring labanan. Basta isang guni sa mga doktor ng bayan para mailsan ang hirap na pinagdaraanan.